Piracy is the unauthorized duplication of an original recording for commercial gain without the consent of the rights of the owner. Asia Pacific had the highest losses in the world. Philippines was the 8th worst in the region, with Malaysia doing the better at 59%. Bangladesh came out on top with 92% of software in their company presumed to be pirated. Sri Lanka, Pakistan, Indonesia, and Vietnam trailed behind Bangladesh. Here in the Philippines, the most common object that is involved in piracy are music, soundtracks, albums, movies, and softwares that are packaged through CDs and DVDs. Oh, yeah, dito po kayo para mag-interview ng ate. Ng ate. Dito po, para po ito sa ethics. Ate, ano pong pangalan nyo? Alin. Ate, lahat. Ate, Alin po. Ako si Alwis po. Ang unang tanong po namin, marami po bang buhigilin ng mga DVD? Oo, marami kasi yung mga DVD namin, pa-installer lang siya eh. Tapos yung mga DVD namin, magagamit nila sa pag-tuturuan sila kung paano gamitin yung mga software. So, kaya rin walang alam doon sa CD. Nandun na sa loob yung mga file. Meron niya siyang tutorial. Ayan, tutorial ako. Mga susunod na tanong. Ano yung pinakamabenta? DVD, VCD, CD? DVD lang as pa CD. Kasi yun lang meron kami. Wala kayong Blu-ray. Wala kayong Blu-ray. Magkano sa DVD? 80. Ayan, tawad. Pag dalawang DVD, pwede mo magkano naman? 75? Siyempre. E pag tatlo? 60 na lang. 10 pesos pa rin yung power. Ay, susunod. Pag nagtaka po ba yung CD, may babalik? Papalitan lang, pero wala kami refund. Paano ang papalit po? Basta dala lang yung resibo, papalitan namin po CD o DVD siya. Okay, kunwari na CD na, na CD po, na tigno ko yung CD ko, tapos binalik ko. Pero sa totoo, ginamit ko na. Tapos natigda ko na konting pera, bibiling ko DVD, okay lang ba yun? Chichik namin kung totoong sira, kung sira, papalitan, pero kung hindi, hindi kami papalit. Ah, hindi may testing pa. Ano po, magandang tanghali. Salamat po. Thank you, Dave. Ate. Thank you. Thank you. Do you use timer and torrent in downloading files? Yes, I do. Torrent in downloading files? Ano? Magamit ka ba? Oo. Oh. Magamit ka ba? Gano'n ka dalas? Gano'n ka dalas? Ano? Pagka may bagong PSP game. Tsaka movie. Do you use timer or torrent sa pag-download ng files? Tawaga. Files? Tsaka torrent? Opo. Magamit ka ba ng timer tsaka torrent sa pag-download ng files? Tingin mo ba illegal yung lamar at tsaka torrent? Hindi naman. Kasi wala lang. Bakit? Okay lang. Hindi naman siguro. Wala. Wala eh. Basta man. Kakalabas naman eh. Basta. E ba't kayo gumagamit ng lamar at tsaka torrent? Bakit? Ano? Para libre. Kasi dati, bumibili pa akong bala ng PSP, ngayon dila download ko na lang. Bakit magkano ba yung bala ng PSP na? Mahal, 3K. Tapos magda-download mo, libre lang. Kaya pag bibili ka sa Changi, 50 pesos yung piano, di ba? Ang download. Ikaw na lang mag-download. Illegal talaga siya dahil hindi ka nagbabayad sa kasi intellectual property yun. Yung property yun ng director magdaman kaya kailangan pinabayaran siya sa shop. Pero on the other hand, okay din siya gamitin kasi hindi ka nang babayad sa mga sa si student. To make life easier na hindi ka na pupunta sa shop para magbayad sa isang movie na gusto mo. Dalawa. Oh, illegal siya kasi free lang siya tapos parang na-violate mo yung rights ng mga artist kasi pag nag-download ka na songs. O kaya kapag movies naman sa torrents, syempre walang bayad kaya illegal siya. So, ba't ko siya ginagamit? Kasi
free? Kasi free siya, kasi. Tsaka mas sulit kasi kapag bumili ka ng original, ano, konti lang yung mabibili mo. Pero pag sa torrent, lahat ng bago, tsaka ano, kahit mahal, makukuha mo. Tsaka bakit? Bakit? Kasi kapag illegal yun, matagal na akong kulong. Tsaka, wala na ano eh, open naman yung mga ano eh, yung mga, ang tawag dito, mga sources. Tsaka, hindi naman sila ano. Yung mga ano, hindi ano, hindi pwede i-download. Meron na ano sila, di ba? Meron na, ang tawag dito, hindi mo na, basta merong mga files na hindi mo na pwede i-download eh. Ba't ka gumagamit na yun? Kasi? Walang pera. Bili ng ano, mga original. Kaya? Okay. Do you think Nightmare and Torrent is illegal? Yes, it is illegal yung summer. Kasi ganito yun. Ano, mga gumawa sila ng mga pelikula. Siyempre, di ba yun yung mga usually nila download? Mga pelikula, music, mga ganun, di ba? Illegal yung kasi nila nako mo. Pero ang problema kasi, ang mahal. Eh, bibili ka ng CD. Eh, pero isa lang yung gusto mong kanta. Sabihin natin, bibili mo yung CD ni Lady Gaga, pero gusto mo lang yung Bad Romance kasi maangas yung ra-ra-ra-ra-ra, Gaga, ulaya. Pero, iyon lang yung gusto mo. So, ang gagawin mo, itadownload mo na yung Bad Romance. Kaya sabihin mo yung may iba buong album na mayroong mga kantang walang kwenta, di ba? Tapos, eh, yung pa sa movies. Yung DVD, ano, isasalang mo yung DVD. Tapos sabihin mo sa'yo, FBI warning, blah, 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 blah. Tapos biglang kasunod ng FBI warning, kala mo yung menu na, pero hindi eh. Ang kasunod pa nun, yung trailer ng mga movies na ang ipapalabas sa DVD. Tapos kasunod naman nun, ay isa pang trailer na ipapalabas din sa DVD. Kahit ilang beses mo na napanood yun sa TV, ganun. So, ang mangyayari, adi yung lalo ko natagalan, hindi mo lang napanood. Ang dami nang muna siguro pwedeng nagawa. Siguro napanood mo na yung movie, 30 minutes, pero puro trailer pa rin ng mga movies ang nakikita mo. So, instead na pwede mo mag-download lang after 3 hours, meron ka na movie, napanood mo na, 700 MB lang, nalunan siya sa hard drive, nakatambay lang doon. Wala na, napanood mo na, tapos mo na. Di ba? Yun. So, bakit mo siya ginagamit? Kasi mabilis nga. Okay. Mabilis, pwede mo siya kagad panoorin. Tapos, maras-marami pa kung pwede magagawa kaysa isang DVD. Tsaka, kung sabihin nila na yung pwedeng pang-hook ay yung commentary tracks, eh meron din naman sa YouTube, kaya pwede ko rin panoorin yun. Tsaka, latry naman yung info na yun. Dahil nato sa internet na tayo, information age naman eh. So, pwede naman natin kunin kahit saan yung info na yun. Ma-m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 a